Isang 23-year-old flight attendant ng PAL ang natagpuang walang buhay sa loob ng kanyang hotel sa Makati. Ito ay kinilalang si Christine Angelica Fava de Serra. Ito ay hinihinalang hinalay umano ng 11 kalalakihan na kaibigan di umano ng biktima. Kaya't noong January 1 ng tanghali natagpuang walang malay sa bathtub si Christine de Serra sa inuupahan nitong kwarto sa hotel sa Makati. Isinugod siya sa ospital pero idiniklara ding dead on arrival. Ang initial na findings na sanhi ng pagkamatay ng biktima ay ruptured aortic aneurysm o pagputok ng ugat ng pangunahing katawan. Pero ayon sa Makati Police, may mga indikasyon ng foul play. May mga nakita ring sugat sa katawan ng biktima. Meron siyang mga pasa sa katawan at may tama ang kanyang dalawang tuhod. Meron din siyang mahabang sugat sa kanyang hita. Sa General Santos nakatira ang pamilya ni Christine. Ayon kay Sharon, ang ina ni Christine ay nagpaalam ito na magbabagong taon kasama ang kanyang mga kaibigan. Nag-video call pa nga di umano si Christine kasama ang kanyang pamilya pasado alas 12 ng hating gabi. At tinanong pa nga ng kanyang ina kung sino ang kanyang kasama. At ang sabi ni Christine ay ang mga kaibigan niyang mga flight attendant din. Pero walang kaalam-alam ang kanyang ina na yun na pala ang huling pag-uusap at pagkikita nila ng kanyang anak. 12 oras ang lumipas ay nakatanggap na nga ng tawag ang pamilya ni Christine mula sa kanyang kaibigang flight attendant. Nakasama niya rin sa hotel. At ibinalita nga ang nangyari kay Christine na sobrang ikinagulat ng kanyang ina dahil alas 12 nga ng gabi ay nag-usap pa sila. 11 katao ang nakasama nga di umano ni Christine sa kanyang hotel. At kilala nga di umano ito ng mga pulisya at handang kasuhan ng rape at homicide. 3 nga ang kanilang naaresto na at 8 ay nananatiling at large. Sinubukan pa ngang kunin ang panig ng 3 nadakip pero hindi ito pinayagan ng kanilang mga abogado. Sobrang nagdadalamhati ang pamilya at ina ni Christine. Sabi nga ng ina ni Christine na si Sharon ay hindi deserve ng kanyang anak ang ginawa sa kanya. Binaboy nga di umano ang kanyang anak at pinagsamantalahan pa. At kung ang pamilya nga ni Christine ang tatanungin ay sinet up di umano ang kanilang anak. Hindi nga raw inaasahan ni Christine na yung mga yon ang makakasama niya nung gabing iyon. Meron na silang tinutukoy na isang sospek. Na di umano ito ang naglagay o may inilagay sa iniinom ni Christine nung gabing iyon. Dahil ito di umano ang last word ni Christine. Sinabi niya sa kanyang kaibigan na may inilagay di umano sa kanyang iniinom. Ayon nga sa ina ni Christine, ang gusto lamang ni Christine nung gabing iyon ay magsaya. Pero iyon na pala ang huling gabing makikita nilang buhay pa ang kanilang mahal na anak. Para sa inyong mga reaksyon, mag-comment below. At huwag kalimutang isubscribe ang channel na to, like and share, and of course, i-hit nyo na rin ang bell button para lagi kayong updated sa aking mga chika. And thank you so much!